Bago ang lahat, gusto kong magpasalamat. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Kasi yung channel namin ng tatay ko is na-reach na yung 1,000 subscriber. At ngayon ay ongoing pa. So ngayon, meron tayong raffle draw sa November 25 at December 10 para sa Thanksgiving. Thanksgiving, maliit lang na bagay na yan. Pero gusto namin magbigay. So, 10 tao ang mananalo sa November 25 at saka sa December 10. Sa December 10. So guys, kayo ang dahilan kung bakit na-reach namin yung 1,000 subscribers. Run. So, yung topic natin ngayon is magpo-focus tayo sa dalawang words. Military professionalism. Uulitin ko, military professionalism. So, ano nga ba ang military professionalism? Panoorin nyo to. Military professionalism. Men who adopt the profession of arms submit their own free will to a law of perpetual constraint. Of their own accord, they reject their right to live where they choose, to say what they think, to dress as they like. From the moment they become soldiers, it needs but an order to settle them from this place, to move them to that, to separate them from their families and dislocate their normal lives. In the world of command, they must rise, march, run, endure bad weather, go out without sleep or food, be isolated in some distant post, and work until they drop. They cease to be the masters of their fate. If they drop on their tracks, if their ashes are scattered to the four winds, that is all part and parcel of their job. Here we go. So guys, narinig nyo na yon, yung military professionalism. So, inintindi mo yon dito sa puso mo, kikilabutan ka guys. So, ating pag-aralan, ating ipaintindi sa mga bago pa lang, sa mga nangangarap pagsundalo o yung malapit na silang mag-training dyan. Good luck sa inyo. So, tingnan natin yung words by words niya. So, dito tayo mag-start sa a man who adopt the profession of arms submit of their own free will to a law of perpetual constraint. Okay? So, pag ikaw ay nanumpa na, okay? Nag-i-start na yung salary mo, nag-i-start na rin yung risky sa buhay mo. Kasi nga, ikaw ay inadapt mo na yung pagka-military. Nag-training ka na, nanumpa ka na, solemnly swear, di ba? Pag manumpa kayo, lagi naririnig yung ganon. Solemnly swear. So, ano bang meron dyan? Kapag nanumpa ka na, ibig sabihin, nag-volunteer ka na para sa bayan natin. Okay? So, yun yung sa first na meaning ng first stanza pala. To law of perpetual constraint of their own accord, they reject their right. Na? Okay? Ibig sabihin, mga pare ko nireject mo na yung right mo. Tar mo ng manumpa, saka nasa military uniform ka na, ibig sabihin yan, may serial number ka na. Ibig sabihin, kung may serial number, ano ba? Pagmamayari ka na ng Republic of the Philippines at ikay nangakong o nanumpa na nanumpa na sa serbisyo, manumpa para magserbisyo sa bayan. So, wala ka ng right. Meron ka lang sigurong right, yung right na sweldo, yun yung pinakipronti daw sa inila, di ba? Meron ka ng sweldo. So, dito tayo. Moving forward tayo.
So, to live where they choose, okay? To say what they think, grabe. To dress as they like, okay? So, kapag nasa sundalo ka na, wala ka ng rights, limited pa yung mga galaw mo, okay? Ganito yun. Explain ko sa inyo. Diba nga kapag nasa sundalo ka na, hindi ka nakaka-uwi ng basta-basta, diba? O, nandito yun. Ito yung pinili mong profesyon. So, pangatawan mo, pangangatawanan mo yan, diba? Grabe da. Kasi nga, pumasok ka sa sundalong yan. So, pag gusto mong umuwi, gusto mong alam niyo yung buhay civilian, magpapaalam lang sila every weekend, nakaka-uwi na sila. Pero pag ang sundalo, yan ang pinili mo, hindi ka nakaka-uwi. Stay ka sa kampo, okay? So, ganyan ang military. So, to say what they think, okay? Hindi ka civilian para lamang, hindi, meron tayo kasi sa sundalo, kasi confidential tayo. Meron tayong limited tayo. What you hear, what you feel, leave it here. Yung nga sabi nila, di ba? So, sa sarili mo, dapat alam mo yan. Okay? From the moment they become soldier, it needs but an order to settle them in this place, to move them to that, to separate them from their families, okay, and dislocate their normal lives, to settle them in this place, sabi nila. Oh, so ito yung bang saan ka ma-assign. Karamihan sa mga civilian, pag dyan na sila, dyan na talaga sila. Pero pag sundalo, pag sinabi, doon ka, dyan ka lang. Tapos ililipat na naman ng ganyan. Ililipat, parang bola, di ba? So ganyan ng sundalo, walang magawa. Kung ano yung instruction, kung ano yung order, yun yung dapat mong susundin. Okay? Okay? To separate them from their families and dislocate their normal lives. Parang buto, na-dislocate daw. So, ganun yun. Malayo tayo sa pamilya. So, yung mga papa's boy dyan o yung mga family-oriented tapos magsusundalo, mahirap i-transition yung buhay nyo sa pagiging military. Kasi tandaan nyo yan, na pag-military, malayo sa pamilya, ma-dislocate kayo. Okay? So, ganun yun ibig sabihin ng phrase na yun. In the world of command, they must rise, march, run, endure bad weather, go without sleep or food. Okay? Wow. Narinig niyo yun. In the world of command daw, they must rise. Oh, hindi ganito yun. Pag nanumpa na tayo ng magsusundalo, ibig sabihin dyan, meron na tayong sinusunod na command. Pag sinabing, go to the left, left. Go to the right, right. Sige. Kung sabihin na magmarsya ka, sabihin na ano-ano, basta ano yung command, sundin nyo yun. Okay? Huwag yung matigas ang ulo. Baka sa civilian kayo is, wala kayong sinusunod, siga-siga kayo. So, pag nasundalo na kayo, pag military na kayo, kailangan sumunod kayo sa command kung ano yung sinasabi. They must rise, march. Kapag sundalo na tayo, pag magparada tayo, magparade, magparade, di ba? Sabay-sabay, left, right, left, di ba? Ganun yun. So, kailangan ganyan yung military, sabay-sabay na yan. Sabay sa pagkain, sabay sa lahat, okay? Walang iwanan, di ba? Ganun yun. Go without sleep or food, sabi. Oh, baka mamaya civilian kayo, nasa bundok na kayo, maghanap kayo ng Jollibee o nagireklamo sa pagkain nyo sa sundalo. Kung ano yung prepare ng mess sergeant, kainin mo yan. Pag may gera na, unahin mo pa ba yung kain? Siyempre, unahin mo yung bala, di ba? Nahin mo yung putok. So, kailangan handa ka na dyan. Bawa, kahit gutom ka, kahit na wala kang tulog, basta duty na,
is duty na talaga yan, kaya wala kang magawa. Okay, going forward, be isolated in some distant post and work until the drop. Ano ba nito? Naka-isolate. Pag sundalo ka talaga, naka-isolate ka na yan. Ano ba yung meaning nito? Kung saan ka na-assign, kung saan, kahit sa bundok ka pa, kung nandoon ka. Example is may mission kayo. Diba? May mission kayo. So, naka-isolate ka niyan. Kailangan handang mamatay para sa bayan. Naka-isolate na yung buhay mo para dyan. So, moving forward tayo. If they drop from their truck, if their ashes are scattered into the four winds, that is all part and parcel of their job. Ito na yung nakakilabot. Alam nyo, sinasabi nila, soldier, pag bigyan mo ng syllables yan, ibig sabihin, sold to die. So, yung pagsusundalo, ready na ang mamatay. Okay? So, kagaya sa akin, hindi ako takot mamatay dahil yan ang sinumpaan na tungkulin. So, pagsundalo ka na, part sa buhay mo yung malayo sa pamilya, ma-isolate kung saan ka ma-assign, sumunod ka sa command. Pag na-adapt mo na yung profession of arms, kailangan meron kang bagay na limitasyon na nagagawa mo sa sibilyan mo, tapos dito, hindi mo nagagawa. Okay? So, yan yung military professionalism. Pag inintindi mo yon, words by words, may kikilabutan ka at dyan mo ma-realize na mahirap pala ang pagsusundalo. Kapag sinabi mong, bakit ka nagsundalo? Sabihin mo lang, is dahil sa sweldo, mahirap yan. Kasi ang sweldo, hindi mo feel doon. Sa bundok, hindi mo ma-feel kung nasa servisyo ka na. Okay? So, kailangan pag-isipan mo mabuti kung magsusundalo ka. Kasi nga, hindi madali. Laging mahirap. Okay? So, guys, may natutunan ba kayo sa video ko na ito? Yung iba ba is naliwanagan? Yung iba ba is umatras na dahil sa video na to? Huwag kayong umatras, kasi kung yun ang pangarap nyo, kung yun ang talagang para sa'yo, yung destination mo talaga is talagang pasundalo ka, ganun, talagang para sa'yo yan. So, ang dapat mo lang gawin, maging matatag at may pananalig sa taas. May pananalig ka sa taas, diba? Nandyan lang siya lagi nakatingin sa'yo. Tuloy mo ang iyong pangarap at sana'y itong video na to makatulong sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa mga susunod na video namin. At sa uulitin, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe dahil umabot tayo ng 1,000. At kung meron kayong katanungan, dito lang sa comment box. Okay? Comment box. Kung tanong kayo, huwag kayong mahiya. Sasagutin natin yan. Okay? So, have a great day sa lahat at mabuhay kayo. Thank you.